Hala, bakit pag nilagay sa reverse at nilagay sa drive, ayaw tumakbo ang sasakyan na ito? Ano kaya ang problema at ano ang trouble nito? Guys, manatili ka sa channel ko, panoodin mo ang videong ito. Sa loob lamang ng ilang minuto, may matutunan ka sa trouble na ito. Lalo-lalo na ang automatic ng transmission. Kung may sasakyan ka ng automatic transmission, ito para sa'yo. Tara guys, iresolba natin ang trouble nito sa loob lamang ng ilang minuto. Araw nito guys, meron akong ipapakita sa inyo isang trouble ng sasakyan na automatic transmission. Kahit ilagay natin siya sa reverse sa drive, ayaw tumakbo yung sasakyan. Katulad nito, tignan nyo yan guys. Ilalagay natin siya sa reverse. Yan. At tanggalin natin yung handbrake. Yun, tanggalin natin yung handbrake. Nakita nyo po naka-reverse niya, nagbi-blink na po. Pero tignan nyo po yung RPM. Ayaw po tumakbo. Lagay din natin siya sa drive. Oh, ayaw siyang tumakbo guys. Yan yung gagawin natin ngayon. Kung ano yung trouble na yan, simple lang yan guys. I-reset lang natin siya upang tayo mismo pag nangyari ito sa sasakyan natin ay magagawa din natin kung paanong gagawin at kung paano siya i-reset. Tignan nyo dito guys. Lagay natin siya sa ano, reverse parking. Lagay natin siya sa reverse. Yan. So, tignan natin doon. So, mataas lang yung RPM. Pero ayaw tumakbo. Katulad nyan, lagay natin dito. Ayaw tumakbo. So, lalagay natin siya sa drive. Yan, naka-drive na siya. Tignan nyo. Tignan natin yung dito sa monitor. Tignan natin dito. So ayaw talaga tumakbo. At itong araw na ito, ito yung ituturo ko kung paano natin i-reset yung automatic transmission natin. Ang transmission pa lang ito ay CVT po to ng transmission natin. Tinatawag natin na CVT. Ito ay tinatawag na continuously variable transmission. O, ito ang i-reset po natin para makita din po natin kung paano i-reset at pag dumating sa inyo pong sasakyan na ayaw pong tumakbo, itry nyo rin po sa sasakyan nyo. Baka makuha nyo rin po ito yung kaparaanan nito, yung gagawin po natin. So, yan guys, babalik na natin siya sa ano, sa parking niya. Naka-parking na siya. At naka-automatic transmission na siya. Ayan. Yan yung gagawin natin, ano. Napaka-simple lang yan guys. So, tara guys, ha, panoorin natin. Lalabas po tayo at i-reset natin. So, first ang gagawin natin dyan guys, i-off natin yung engine. Yan. Off natin ang engine. So, i-off natin ang engine guys. Yan, naka-off na po yung engine. Yan yung pagkatapos, punta tayo doon sa hood, sa engine. Video.
Andito na ulit guys, pandarin na natin ano. Ayan. Tanggalin natin yung handbrake. Lagay na natin siya sa drive. Ayan, naka-drive na siya. Tingnan natin doon. Try natin guys. Yun. Ayan na guys, oh. So, so ganoon lang siya kasimple guys. Pag ni-reset natin siya, halimbawa itong reverse, tignan mo itong reverse, oh. Ilagay natin siya sa reverse. Atras tayo. Abanti tayo. Yan. So nakita po natin guys na ano, ganun po ang pag-reset guys ng ano ng automatic transmission. Kapag hindi po siya umabante po, wag po tayo agad tumawag ng mekaniko. Tayo lang muna ang tumingin, tingnan natin kung paano natin gagawin. Tulad ng ginawa ko dito na ni-reset lamang po natin yung baterya. So yun po yung unang mga steps. So ito guys, no, nandito tayo ngayon, itatry natin siyang itakbo kung gagana na po yung drive, reverse. May kita po natin dito para malaman natin. Yan po, tinatakbo na po natin. So, okay naman siya habang tayong umaabante. Tinitignan natin yung speed. So, hindi naman bumalik yung bigla siyang hindi tumakbo o mandar yan. Ngayon naman po, tignan naman po natin siya na i-reverse naman po natin ang patakbo kung gumagana na po yung transmission natin. At yung ating bang ginagawa ay okay siya. Iyan, tinatry natin na atras, abante ang sasakyan na ito kung gumagana. So far po okay naman, no? Kung papatakbuhin mo po ito, wala na po siya maging problema. Idadagdag ko lang guys, lumalabas mo mga ganyan trouble kadalasan kapag tayo po ay low battery, mahina na po ang battery, minsang nangyayari po yung mga bagay na yan. So kinakailangan natin magpalit ng battery. Pag nagpalit ng battery, nandyan po yung trouble na yan. So kinakailangan po natin siyang reset. Tulad ng ginawa ko, ni-reset po natin yung baterya. So ito nga pala guys, no, tinignan din natin siya sa scanner kung mayroon po siyang trouble code. Yan, titignan po nyo, pinapapakita ko po sa inyo yung scanner kung may trouble code. So far po yung trouble code niya po, lahat naman po okay, okay, okay. Wala tayong nakikitang kulay pula. Ibig sabihin po lang kulay pula, may problema po. Pag naka-green po, ang ibig sabihin po yung okay po ang lahat. So maayos naman at wala po siyang trouble code. Ibig sabihin to, okay. At kung mayroon po siyang trouble code na lumabas ng ganyan at nagpalit tayo ng baterya, ganun pa rin ang nangyayari, yun na po yung time na kailangan natin siyang dalhin sa mga technician, sa mga auto transmission mechanic upang ma-check up po nila or ipa-scan po natin yung ating pong sasakyan para lumabas po yung trouble at makikita po doon kung ano po talagang dapat gawin sa ating pong transmission. O baka naman po ang problema ay maliit lamang. So mahalaga po talaga na ini-scan natin sa sasakyan para hindi po tayo magastusan ng malaki, hindi tayo mamumblema ng husto. At yung po kapag may scan po, maganda po siya dahil kami po mga mekaniko po ay tinutulungan po sa pamamagitan po lamang po ng scanner. So yan na po at sa araw pong ito na nagustuhan mo po ito, huwag mo pong kalimutan muli mag-subscribe, mag-like, mag-comment po at mag-iwan ka ng malupit na comment. At kung mayroon nga pong nalalaman na hindi ko alam, i-share mo po para tayo pong lahat ay mapag-aralan po natin ang mga bagay patungkol po sa isang sasakyan. So guys, ito po muli inyong kaibigan na si Mr. Pad Autotech na patuloy po nagpapasalamat sa pagtangkilid nyo po sa aking channel. At kung mayroon po kayong gustong itanong mga troubleshooting na inyong mga sasakyan, itry po natin sagutin yan para naman po tayong lahat ay magtulungan po sa mga trouble po ng mga sasakyan. Lalo-lalo na po, ikaw pong driver, ikaw pong may-ori ng sasakyan na wala pong nalalaman patungkol po sa mga troubleshooting o problema na yung sasakyan, try mo po mag-comment sa comment section na yan upang ako po ay makapagbahagi, makapagbigay po ng idea sa iyo at para mapaabot po natin ang kung ano po
ang problema ng iyong sasakyan bago mo po siyang paggawa. Mabibigyan po kita ng diyat, mabibigyan po kita ng isang malaki pong tip kung ano man po yung pwede po natin may babahagi po sa inyo po. Salamat guys! Iba na po talaga yung mayroon po tayong nalalaman kahit paano sa ating patungkol sa ating sasakyan na mayroon tayo mga nalalaman na kunting troubleshooting para naman makapagbahagi tayo at maibot din po natin sa mga technician kung ano po yung nararamdaman natin sa ating pong mga sasakyan. At muli guys, maraming salamat sa inyo. Ito muli inyong kaibigan na si Mr. Pads Autotech. Salamat guys!